PBA franchise is over. It's too late. Ayusin nyo yung liga ninyo. Nakakainis eh. Nakakainis eh. To Randall Labrador here. Gusto ko lang po magsalita tungkol sa basketball ng Pilipinas. PBA, magising kayo. SDP, anong ginagawa ninyo? Bakit ganyan ang iniisip ninyo? Bakit ninyo gustong pigilan ang pangarap ng mga bata? Hindi ba kayo masaya na kinukuha yung mga atleta natin sa ibang bansa? Ngayon lang nangyari yan eh. Bakit kayo ganyan? Ang tatandaan nyo na. Puro pang sarili lang natin ang iniisip natin. Bakit kayo mismo ang pumapatay sa basketball ng Pilipinas? Dapat nga kayo yung sumusuporte. Tapos gusto nyo pang ikulong yung mga atleta sa Pilipinas lang? Hindi ba kayo masaya na nakikilala lalo tayo? Hindi po ba kayo masaya? Hindi pa po ba sapat ang kinikita ninyo para ibahagi naman yung iba sa mga players? Ano ba yan? PBA franchise is over! Magbago na kayo before it's too late. Samahang basketball ng Pilipinas. Hindi na kami sasama dyan. Bakit ganyan yung pinangalan ninyo? Sama-sama dapat tayo. Diba? Hindi kulungan ng basketball ng Pilipinas. Magising kayo sa katotohanan. Baguhin nyo yung style ninyo para piliin kayo. Kasi kaya lumilipat yung mga yan. Kasi may mali. May nakikita silang oportunidad na mas maganda sa iba. Hindi ba fair yon? Kayo ba? Common sense. Tanungin natin yung mga tao. Kayo ba? Kung saan may mas magandang opportunity, ano pipiliin mo? Yung pangit yung opportunity? E may nag-offer na mas maganda? Bakit ganon? Dati ang ganda ng PBA eh. Sorry po ha. Wala po akong gustong tapakan. Okay? Gusto ko lang iboses yung mga mamamayan natin, yung mga atleta natin. Na puro politika sa sports ang nangyayari. Napakaraming player na hindi nabibigyan ng chance eh. Buong buhay nila nag-ensayo sila at sa bubulok lang sila sa bangko. Bubutas lang sila ng bangko. Diba? Kung hindi nyo kayang i-manage yung tama yan, umalis po kayo dyan. Ipaubaya po natin yung pamamalakad sa mga taong karapat-dapat na kayang protektahan yung public interest. Kasi hindi lang po buhay ninyo ang nakasalalay dito. Buong Pilipinas. Basketball ng Pilipinas. Pangarap ng mga bawat atleta. Nakakainis eh. Nakakainis eh. Ang tatanda na natin, hindi pa tayo marunong mag-isip ng tama. Sana magising po kayo. Hindi yung kayo lang yung kumikita dyan. Business yan, syempre. Pero huwag na mag-garapalan. Diba? Oh, naiintindihan ko, business-minded din naman po ako eh. Pero huwag naman garapal. Sana po maayos. Sayang yung mga pangarap ng mga bata eh. Eh alam naman natin ang magiging atleta, saglit lang yan eh. Saglit lang ng buhay nila yan. Tapos ipagkakait ko pa sa kanila yung opportunity. Pipigilan pa ba natin? Ayan nyo sila. Maglalaro sila kung saan nila gusto. Maglalaro sila, pupunta sila kung saan sila masaya. Ganun po yung buhay. Okay? Be better. Ayusin nyo yung pamamalakad ninyo. Ayusin nyo yung mga liga ninyo para dito sila maglaro. Para piliin tayo. Ibig sabihin na yung mali, kaya sila umaalis. Yun lang yun. Ayusin, i-adjust. Hindi yung gagawa kayo ng restriction para hindi makaalis yung mga tao. Ano yan? Katangahan po yan. Hindi po leadership yan. Sportsmanship pa naman yung gusto natin. Matutunan ng mga kabataan. Kaya nga sila nangangarap ng maging professional basketball player kasi mataas. Sa ginagawa nung yan, tingin nyo ba tataas pa yung antas? Hindi na. Babagsak yan lalo hanggang sa mawala yan. Sayang yung mga pinuhunan. Sayang yung mga binuo ng mga legendary PBA players natin. Sayang. Tapos sisirain lang ng maling leadership. Sisirain lang ng maasariling leadership. Gising, gising, basketball!
gising. Naghihirap sa inyo eh. Kino-control nyo yung buhay ng tao eh. Utak lang natin ang kaya natin kontrolin. Ayusin nyo yung liga ninyo. Diba? Sana po maintindihan ninyo at sana po wag po kayo masaktan sa mga sinasabi ko. Pawang ito lang po ang gusto ng mga mamamayan natin. Sayang yung mga atleta, kawawa naman yung mga atleta nagpapakahirap, nagpapakamatay sa training. Buhay yung pinag-uusapan po natin dito. Hindi na po ito pera eh. Hindi na po ito basta negosyo lang. Okay? Pakiusap, kung hindi nyo po kaya, eh ipaubaya po natin sa iba. Ngayon, kung narinig nyo po itong sinasabi ko, eh sana magbago po. Okay? Kasi kayo po yung tutularan ng mga kabataan. Kasi mga bata dito sa Pilipinas, pinanganak pa lang, bata pa lang, gusto na agad maging basketball player. Tapos ganyan yung maririnig nila. Wala nang gusto, wala nang player, wala nang maglalaro dito. Tsaka hindi nyo mapipigilan yung mga liga, yung Japan B-League. Hindi nyo mapipigilan yan. Dadami pa yan. Umpisa lang yan. Diba? Ano naman sabihin nyo na bawal na gumawa ng liga? Kakausapin nyo pa yung Japan B-League na, oy, huwag mo kunin yung mga player namin. Ano katanga? Galingan mo. Kasi yan, yung competition, nandyan yan eh. Dadamit na dami yan. Hindi mauubos po ang liga. Ngayon, para masolusyonan yan, eh, ayusin nyo yung sarili ninyo. Ayusin nyo yung liga po ninyo. Ayusin nyo yung liga natin. Para piliin po tayo. Dapat nga magsama-sama tayo. Bakit tayo nagkakanda watak-watak? So sana, magising po tayo. Mga sir, PBA at SBP, sana po makinig naman po kayo. Kawawa po yung mga kabataan eh. Diba? Nagpapakahirap sila. Mahirap po talaga mag-ensayo. Lalo na kapag may politika. Mahirap na nga. May politika pa. Diba? So, ayusin po natin para magkasundo po tayong lahat at para umangat pa yung basketball.